Okay. Sabi mo nga sa katabi mo, Merry Christmas. Una, thank you very much. Kahit umuulan, nandito pa rin kayo. You know, and that's a good thing. Nasayang bagay po yun. Kagabi, actually, you know, just want to honor mga young people. Alam niyo yung ating church ay filled with young people. And last night, nag-celebrate po dito 200 na mga kabataan, 200 youth gathered here kagabi. At nagsimula sa isang ministry, Youth Arise Ministry, and then pagkatapos nag-isip kami na tuwing gabi, dadating sila, mararanasan nila yung kalayaan. So we call it Freedom Night. And through pastoring them, actually mahirap magpastor ng mga young people. Ha? Hindi madali. There are a lot of challenges, pressure. Meron ng mga youth. And because of that, we want to honor Pastor Jade. You know, pwede bang palakpakan natin si Jade for handling these young people? At alam niyo po, yung kagabi, hindi yun madaling ma-experience agad-agad dahil it takes some time for you to invite young people. Maraming peer pressure, maraming mga dahilan para for them not to come. Pero as long as they are finding Jesus, feeling the acceptance, the presence, felt that they are loved sa isang lugar, pumupunta yan mga youth eh. And that is why we are so blessed and honored. You know, pwede ko ba tawagin yung mga youth natin? Can you all please come up here? Yung mga young people. Punta kayo sa unahan, we just want to honor you guys. Yung mga youth, ha? Hindi yung mga gayut. Yung mga youth lang, ha? Okay. Marami itong mga ito. Actually, kanina tinatawag namin sila on the first service. And hindi kakasya kung 200 silang nandito sa unahan. But sige, punta kayo dito. Huwag kayo magtago. Labas kayo sa lungga. Yan. Sige po, come on. Come on, guys. Yan, si Joyce, yung pong pinakamatangkad na babae sa gitna. Small but terrible. Yan po yung mga youth natin. Alam nyo, they are the future of the church. Sila yung mga next na leaders and pastors, you know, ng church natin. And konti pa lang po yan. You know, mamaya mag-aatinan. Usually, the third and fourth service, people will come. So we want to honor these people. You know, alam nyo, ang ginawa nito mga kabataan ito, nag-raise sila ng fund para i-bless yung ibang mga young people. Ang ni-raise nilang fund, actually, almost kalahating million. You know, mag-raise ka ng ganung kalaking pera, hindi ho yun madali. You know, ang target, 300,000. Mahigit 300,000 yung kanilang na-raise para po i-bless yung ibang mga kabataan. Bigyan sila ng groceries, bigyan sila ng pamasko, pantalon, damit, at ng kung ano-ano pang mga blessing just to make them feel that they are not alone in this Christmas nang may pandemic. And ang nag-isip lahat po niyan, you know, together with their pastors at itong mga young people na ito, nagkaisa ng pananampalataya, they honor Jesus and loving people. At ayun, naka-raise sila ng ganyong fund para lang i-bless yung mga youth natin. Kaya pwede bang palakpakan natin ng Lord sa buhay ng mga batang ito? Next time, nako, pag narinig nyo silang mag-preach, kagabay nakikinig ako sa preaching, ang gagaling nilang mag-preach. I mean, they're all anointed to preach the gospel. Kailangan silang mapakinggan. You know, dalawang Sunday na akong wala, no? Parang mas masaya nga kayo pag wala ako eh. You know, at narinig ninyo yung iba-ibang mga leaders natin na preach. And you see how they, you saw it, how they were also been anointed by the Lord. Kaya ang church pong ito, hindi nakabase sa isang tao. This church is based totally on Jesus Christ, using giftings at iba-ibang mga leader. Next time, abangan po ninyo sa next year ang pag-preach natin pag Sunday itong mga young people na ito. At pakinggan ninyo, grabe, you will be amazed how the Lord really raised up these young people. Marami pa, no, marami pa ng mga youth na coming together, ginagamit ng Lord yung kanilang mga buhay. And we do believe that there's more coming next year. Baka siguro magpa-500 na young people tayo next year. Iba pa yung mga bata natin weekly, meron tayong 600 kids. But sa young people, we believe na this place will be filled with young people. Amen?
Sabi ni Pastor Paul, i-honor daw natin yung mga nauna. Pastor Paul Chase, my spiritual father. I-honor daw natin yung mga nauna. Those who gone before us, i-honor natin. Pangalawa, i-celebrate natin yung mga kasakasama natin ngayon. And then, i-encourage natin yung mga paparating. And these young people, we encourage them, you know, to become the leaders of the church, the leaders of the nation, the leaders in their family, hindi lang the leaders sa church, maging sa labas ng church na ito, we want them, itong mga young people na ito, ang manguna. Amen? So patuloy nyo silang ipanalangin, and then we prioritize their growth, you know, their health, and we prioritize actually, you know, these people, mahal na mahal natin ang mga youth na ito. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sige, thank you guys. We want to honor you. Thank you. Kanina, actually, nung malaman ko na nandito si Sister Beth Javier, tuwan-tuwa ako. Sister Beth, tayo ka nga, Sister Beth. Ayan po. Panahon pa ni Pastor Philip, nandito na to, umaati na to, kasama sila Sister Senny. Tayo ka rin, Sister Senny. Alam niyo po, itong dalawang ito na ayoko sabihin matanda, pero itong mga nauna sa atin, we really honor these people. Alam niyo po, kay Sister Beth, kaway ka, Sister Beth Javier. Kaway po kayo, ayan. Sister Beth, marami ng taong nagsalita dyan na hindi natatagal ang buhay. Sabi sa kanya, actually, si Sister Beth Javier, isang bulati na lang hindi pumipirma dyan eh. Yung pong bulating pipirma, namatay na. Buhay pa rin, Sister Beth. 78. Sabi ko, grabe, na-bless ako. No? Next year, 78 na siya. Sister Senny, how old are you? 76. Ito po yung mga talagang masasipag na mga workers natin sa church before na until now continuously attending. We honor them also. Thank you, Sister Senia. Sister Beth, thank you po, you know, for patuloy na pagdalo, patuloy na pag... Hallelujah. Totoo na dapat we need to honor these people. Kasi po, tulad ako, you know, I just step in doon sa lugar, relasyon, success ng mga taong nauna sa atin. We believe na why we are here because there are people who prayed for us. May mga nag-pray sa atin. May mga taong nauna na ginawa yung kailangan nilang gawin. Tayo naman, dumating lang, nag-step in lang tayo. Kaya po, walang tao na who will get all the glory. Lahat yan, lahat ng glory na kay Jesus Christ. But we will get the honor, the praise. Yun ang sabi ng Bible. Rejoice to those who are rejoicing. No, pero weep din tayo to those who are weeping. Give praise to those who need praise. At the same time, give honor to those whom honor is due. But we give all the glory to Jesus Christ. Amen? Sige po, are you ready for the word? Mukhang na-miss nyo yung... Ewan, hindi nyo naman na-miss eh. Nandito ako, wala eh. But anyway, you know, pag nandito ako sa mismong bahay, by the way, yung mga... 2 Sundays that I was not here, ministry pa din yun. And at the same time, we celebrated our 23 years of anniversary naming mag-asawa. Tapos nung nakaraan, nag-speak ako naman sa New Life Pangasinan. Anniversary nila ginanap sa labas and it was awesome. So doing pa rin ng ministry. Ngayong araw pong ito, wala yung anak kong babae, but kasama pa rin namin siya sa puso. Nasa France, pumunta siya kahapon. Para doon magpasko, first time na hindi namin siya makakasama ngayong Pasko. May mga ganong pangyayari sa buhay natin, no? May mga bagay na minsan wala sa atin, minsan nasa atin. Hello? Ang mangyayari actually right now with all of us, we will talk about ba't ba pinanganak si Jesus sa mundong ito? Actually, yung title natin, not only born unto us, but Jesus born into us. Sabi na Isaiah chapter 9 verse 6, babasahin ko yung verse. Unto us, a child is born. Yun daw children, pinapanganak. Pero yung pagiging anak, binibigay. Kaya sabi ng Bible, to whom believe on Jesus Christ, given them the rights to be called children of God, sons of God. Sabi ng Bible, unto us, a child is born. But unto us, a son is given. Yung government will be upon his shoulder, and his name will be called 5 things. Number 1, Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father and Prince of Peace. Yung lima na yan, ang lima, ibig sabihin ng lima, grace eh, yaya. Yung limang pangalan na yan, tatawagin daw siyang isang makapangyariang Diyos.
walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan, counselor, wonderful, dakila, ino ang Panginoon. Yung pangalan daw na yan, ibinigay sa kanya, tapos magiging anak siya ng Panginoon. Bakit? Ba't kailangan mangyari yon? Na kailangan pa niyang ipanganak? Because unang-una nakita ko, when you try to read your Bible, grabe, sobrang daming tao na kung titignan mo, parang hindi karapat-dapat na gamitin, maging vessels, or maging, yun lang misa inisip ko eh. Kasi itong Paskong ito, we were totally actually, parang na-divert yung attention natin na kapag Pasko, dapat masaya. Kapag Pasko, dapat may pera, may masarap na pagkain, sama-sama, romantic. Pag walang jowa, malamig ang Pasko. Pag walang bonus, malungkot ang Pasko. Pag walang masarap na pagkain, hindi masaya ang Pasko, hindi masagana, hindi prosperous, hindi merry ang Christmas. Ano ba talaga yung totoong Pasko? Kasi sinaselebrate natin, sinasabi natin, ang Pasko, yun yung araw ng kapanganakan ni Jesus. Balikan nyo yung totoong nangyari in the Bible, what really happened on the day Jesus was born. Hindi masaya actually. Hindi hindi ang daming pagkain. Hindi lahat nagsasaya, hindi lahat nagbabatian, hindi lahat nag-Christmas party. You know what happened actually the day Jesus was born? Hinahunting sila kasi papatayin sila. Si Jesus, walang mapuntahang lugar ng mga panahon na yon. Why? Kasi nga, suddenly, kailangan nilang tumakas going to Egypt para maipanganak ni Mary si Jesus Christ. So yung Pasko na yon, hindi isang Pasko na filled with romance. Actually, alam niyo ba, pagdating ng December, at saka January, sa Europe especially, ito yung survey na mataas na maraming nagsusuicide. Yung depression mataas pag panahon ng ganito. Kasi nga binigyan tayo ng mindset, Paskong Pasko pa naman, wala yung girlfriend ko, asawa ko, wala yung mga anak ko. Paskong Pasko, walang bonus, walang masarap na pagkain, walang, parang di niya ma-feel yung spirit ng Christmas. Mamaya nga tatanong, what is really the spirit of Christmas? Ano ba yung spirito ng Pasko? Parang spirit of the living God. Ano ba yung spirit of the living God? Mga sinasabi natin, pero hindi naman natin minsan talaga naiintindihan na specific, what is it really all about? Yung Pasko actually, it happens one of the most saddest day. Scary, nakakatakot na araw sa panahon ni Mary and Joseph. Hindi siya filled with faith, filled with doubts and confusions and fear. Kasi virgin yung asawa niya, ikakasal pa lang sila, pero nabuntis na, di magulo isip actually ni Joseph. Tapos hinahunting pa. Tapos wala pang offer kaagad na doon ipanganak sa specific na gusto nilang lugar. So parang lagi na lang, di na lang. So ano bang mangyayari itong Pasko? Totally contra, no? Sa ina-expect natin ngayong Christmas. Bakit kailangan mangyari yon? Yung Christmas na yon that born unto us, yung child. Kaya ngayon, ang nangyayari sa atin ngayon, ang message na gusto kong i-preach, that Jesus not only born unto us, but He need to be born into us. Sa loob natin, bakit? Yun ang sasagutin natin. Why He need to be born into us? Kasi, napakadali po kasing i-disqualify ang sarili. At napakadaling i-disqualify yung ibang tao. At napakadaling ma-disqualified sa kultura. That is why, this Christmas, gusto kong magkaroon kayo ng isang klaseng message. Ano ba ibig sabihin talaga ng Christmas? Kasi sabi niyan, sa Matthew at chapter 1 actually, dadating daw si Jesus, tatawagin siyang Emmanuel. Tatawagin siyang Jesus. Tatawagin siyang the Christ. Actually, yung Emmanuel, ang ibig sabihin nun, God is with us. Kasama natin ang Diyos. So ano yung pinaka buong-buong mensahe actually ng Christmas kapag nakakaramdam ka na nagiging distansya ka, hindi becoming ka, nagiging distancing, hindi yun ang Christmas. So ang major message ng Christmas is you are becoming one. You are being gathered together. Para mang si Jesus nung dumating siya, puputulin niya yung thoughts and feelings na malayo tayo sa Diyos. Ang gagawing mensahe ng Pasko, nung unang-una, ipapaalam niya sa lahat ng tao na yung pinipili nilang disqualified the place, yung pinipili nilang disqualified people,
Yung pinipili nilang dysfunctional family at yung dinidisqualify ng mga sitwasyon, yun mismo ang gagamitin ni Lord para sabihin sa atin, hey, huwag mong i-disqualify yung lugar. Huwag mong i-disqualify yung tao. Huwag mong i-disqualify yung panahon, yung sitwasyon. Yan mismo ang gagamitin ko para dyan ako ipanganak. Ang tawag doon, Pasko. Ano ba yung Pasko? Pasko na sa kabila ng lahat ng hindi magandang nangyayari, ipapaalam sa atin ng Diyos, I am with you. Paano naman tayo makakapag-share ng Pasko sa ibang mga tao? So idalin natin itong mensaheng ito ngayong araw na ito. Una, God is not 1-3. Kumbaga ito yung gusto kong munang sabihin sa inyong lahat, that God qualifies the unqualified. Again, God qualifies the unqualified. Ang dali kasi sa atin na i-disqualified natin yung sarili natin. Kaya naman si Lord, una, kailangan niyang ipanganak hindi doon sa isang lugar. Ipanganak actually sa bawat isa sa atin. Why? Kasi kung merong isang tao na talagang dinisqualified ng mundo, dinisqualified ng panahon, dinisqualified even ng heaven for our sake, and became the most qualified person, the perfect one, the one who is worthy to open the scroll, the one who is worthy to be praised, the one who deserves all our glory and honor, naging qualified, and then He lives in us. Why? Kasi ang thoughts nating mga tao, alam nyo kung ano? Palaging hindi tayo karapat-dapat. Palaging hindi tayo pwede. Palaging may mali sa'yo, may kulang sa'yo. Parang there are many reasons why God should not use us. Parang di pwede kang gamitin ni Lord. Nung binabasa ko itong actually yung Bible, si Moses, stuttered and murderer. Si Miriam, Marites, Maripos, Maricon. Gossiper. Si John Mark, rejected by Paul. Si David has an affair. Si Solomon was filthy rich. Si Gideon, si Thomas was doubter. Elijah was suicidal. Si Martha was a warrior. Si Noah got drunk. Jeremiah was too young. Abraham was too old. Peter was afraid of death. Lazarus is dead. Pero of all this thing, ginamit pa rin sila ni Lord. Ibig sabihin, sila mismo pa rin yung ginamit ni Lord. God used them all. God qualifies the unqualified. Tanong, kung hindi si Lord ang nagdi-disqualify sa atin, sino? Alam niyo kung sino? Si Eddie at saka si Patty. Eddie, ikaw, tsaka pati siya. Ang nagdi-disqualify sa atin, actually, number one, self-disqualification. Sarili natin. We disqualify ourselves kasi parang we live in a very success-oriented world na people measure their self-esteem sa kanilang tagumpay. Ang problema, you know, success is something that youth are dreaming. Success is something adult are striving. Kaya pag hindi nakuha, lifetime of regrets and failure. Ang tingin ng marami tuloy sa kanila, failure kami, palpak kami, hindi kami karapat dapat, walang nangyari sa buhay namin. Ang naging problema karamihan, we teach people how to be successful, but we failed people how to handle failure. We failed to teach people how to handle failure. Alam i-handle yung tagumpay, alam i-handle yung success, pero paano i-handle yung kapag ka nawalan ng trabaho? Pag nawalan ng cellphone, pag nawalan ng jowa, pag nasunugan ng bahay, pag nalugi yung negosyo, pag namatayan ng kapitbahay, namatayan ng mahal sa buhay, kapag ka na may mga nawawala, may mga dumadating na hindi niya control, ayan na, dyan na nawiwindang, dyan na nagwawalwal, dyan na, na medyo nagkaka-loko-loko yung buhay. Kapag dumadating na yung failure, dumadating na yung mga bagay na hindi inaasahan, yung ayaw na ayaw niyang mangyari, yun yung nangyari. Yung inaasahan yung magandang dapat mangyayari, yun ang hindi nangyari. Kaya nasanay tayo na palaging dapat abutin at i-achieve yung success. Kaya yun tuloy naging qualifications ng maraming tao. That is why pagdating ni Jesus, sasabihin niya, ang Christmas ito, pagdating ko, yung mga taong iniisip yung disqualified, baka siya pa yung gagamitin. Yung mga taong hindi ninyo inaasahan, magugulat kayo, yun pa yung gagamitin ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, baka ikaw yun. To be honest, yung di nyo ina-expect, magugulat kayo, siya pa yun eh.
Minsan nga yung inaasahan mong magbibigay sa iyo ng aginaldo, yung pa yung kuripot eh. Yung hindi mo inaasahan, ba, binigla ka, yung pa yung bongga, yung pa yung nagbigay sa iyo. Why? Ganun talaga kung minsan. Hindi mo may expect that God is going to use that mightily. Ang response natin sa failure, self-disqualification kadalasan. Pag pumalpak, oh, nabi na nga ba, hindi ako talaga para dyan eh. Nabi na nga ba, hindi ako talaga mag, ano eh. Mahina talaga ako sa mathematics eh. Mahina talaga ako sa ganyan, sa ano. And then, we accept that. And then, pagsasabi, wala rin, hindi naman, hindi nagaganda yung buhay ko because of it. Tandaan niyo ito. Si Lord, ang concern niya, kung sino ka magiging, hindi sa kung ano yung ginagawa mo. Mas interesado si Lord kung sino ka kaysa sa what you can do. Mas interesado si Lord actually kung sino ka magiging in the future kaysa kung sino ka kahapon. Mas interesado si Lord doon. Madalas kong pinipreach ito eh, nung matagal na. Actually, preach ko nung nasa New Life, Pangasinan kami. Na naalala ko yung anak ko nung nag-aaral lumakad. Diba, ganun din kayo pag lumalakad sila? Gusto mo makalapit sa'yo, iiwan mo, tapos papalakadin mo. Madadapa sila. Hindi ka naman susuko bilang tatay. Sasabihin mo, huwag ka nang lumakad, lampa, dapa ka ng dapa. Tumba ka ng tumba. Hindi. Ang tatay, hindi interesado kung gaano karaming beses babagsak tutumba ang anak. Ang tatay, interesado kung gaano karaming beses siyang tatayo lalapit hanggang sa makalakad mag-isa palapit sa'yo. Let me tell you, hindi interesado ang Panginoon kung gaano karaming kasalanan, pagkukulang at pagbagsak mo. Interesado si Lord sa kung gaano karaming beses tayong tatayo sa Kanya. Lalapit sa Kanya. Yun ang binibilang ni Lord. Kung ilang beses kang tumayo, gustong-gusto niya kasi yon. Hindi niya binibilang yung pagtumba mo. Sino nagbibilang nun? Asawa mo. Sino nagbibilang nun? Kapitbahay mo. Kapatid mo, tao. Mga taong nasa paligid natin ang nagbibilang ng mali mo. Pero hindi si God. Sabi mo sa katabi mo, hindi rin ako yon. You know why? May promise sa atin si Lord, pag bumabagsak ang righteous, pag tayong mga may paniniwala sa Panginoon, bumagsak, tumumba, may promise si Lord. Proverbs chapter 24, verse 16. A righteous man may fall 7 times. Ang gagawin niyan, tatayo yan. Tatayo yan. Kahit 7 beses nang mag-fail dyan sa business, tatayo yan. 7 beses nang mag-fail sa relationship, tatayo yan. Kahit ilang beses siyang pumalpak sa maraming area, kategory ng buhay niya, ang option lang niya, tumayo at magsimula muli at mag-move on. Why? Righteous eh. Pag righteous, when he falls 7 times, he will automatically rise up. Nakakita na kayo yung bola kapag ka nilulubog niyo sa tubig? Ingat ka kasi pag nilubog mo sa tubig, yun lumusot sa kami mo, tatama sa baba mo. Why? And yung bola na yon automatic sa kanyang umahon. Actually, dapat... Kapag ka bumabagsak tayo, automatic sa ating tumatayo tayo. Kaya lang iba, pag bumabagsak, automatic nang humihiga lalo. Pag bumagsak kayo, magpagpag, tumayo. Pag may tatawa sa inyo, sumagsalita na lang kayong kaya nyo yun. Why? Because that's how the world. Una, ang magdi-disqualify sa atin, hindi ang Diyos. Tayo rin mismo. Tayo rin mismo sa sarili natin. Kapag sa palagay ninyo, mayroong failure sa buhay ninyo. May nawawasak, mayroong hindi nabubuo, may promise si Lord. Jeremiah 18:4. But the jar he was making did not turn out as he had hoped. Halimbawa, may ine-expect sa atin ng Panginoon na dapat maging ganito tayo. Eh, hindi nangyari. May good news. Ano yung good news? He crushed it into a lump of clay again and started over. Ang gagawin ng Panginoon, kapag merong inasahan sa atin na hindi natin nagawa, merong inaasahan sa iyo na hindi nangyari, don't worry, God can start all over again. Makakapagsimula ka uli. Right now, ako, ito yung encourage ko sa mga taong na bagyo, lagyan nila sa isip na ano, makakapagsimula uli kami. Magpapasko dyan sa ugbo, may nasunugan, alam nyo kung ano magandang marinig nila. Huwag yung ganito, Paskong Pasko pa naman, no?
Yun ang madalas comment eh. Naku naman, Paskong kung kailan pa naman magpapasko, tsaka pa nasunugan. Alam magandang marinig, makakapagsimula po uli kayo. Makakapagsimula po uli kayo. Kasama niyo ang Panginoon. Amen? Yun ang sasabihin niyo sa iba mga bumabagsak. Don't worry, makakapagsimula ka uli. Huwag yung ano, alam mo, malas ka talaga sa buhay. Huwag ka nang maririnig sa inyo. Ang sasabihin nyo, you can start all over again. Well, promise nyo ni Lord, when something don't happen as expected, ang promise ni Lord, He will rebuild, He will remake, He will make us again ng bagong-bago na parang walang nangyari. Yung iba nga sa inyong nabaon sa utang, parang walang nangyari lang eh. No, nakabayad lang ng ganun-ganun lang eh. Sabi ng Bible, si Lord, ang tao na rin yun na ba ito sa mga taong ito? May mga tao na ganito eh, na isang beses na akong magsasalita, hindi ko na uulitin. Diba, may gusto sabihin na, isang beses na akong magsasalita, hindi ko na uulitin. Si Lord, alam nyo, hindi ganun. Si Lord, hindi siya magsasalita sa inyo, tama na, nagsalita na ako, isang beses lang. Si Lord, basahin nyo, chapter 3, verse 1 ng Jonah. Then the Lord spoke to Jonah second time. Eh, buti na lang, sumunod si Jonah. Lamunin ka ba naman ng isda eh? Hindi ka pa ba naman susunod? May suggestion ako sa inyo, ha? Huwag nyo nang intayin kainin kayo ng isda. Sumunod ka agad kay Lord. Si Jonah, kinausap, hindi sumunod. Sabi ni Lord, kinausap siya uli. Ako naniniwala, kung di na naman sumunod si Jonah, kakausapin siya uli eh. Gano'ng karaming beses ako na hindi sumunod, pero gano'ng karaming beses kinausap ako ni Lord. Ako naniniwala sa inyo din, ang daming beses, minsan kada Sunday na lang, kinakausap ka ni Lord eh. Pero hindi tumitigil si Lord sa pangungusap sa inyo. Why? Ganun siya. He is a God not only of second chance, 3, 4, 5 million. He is the God of chances actually, not just second chance. Ay, sabi mo sa katabi mo, may pagkakataon ka pa talaga. Makakabawi talaga kayo. Makaka-move on talaga, meron pang chance. Why? Kasi nga may Christmas. Ang Christmas is to let you know that God is with us. Hindi kanya dinidisqualify. So please, please, don't disqualify yourself. Huwag mong sabihin sa sarili mong, hindi ako talaga karapat dapat. Ganito na talaga ako. Sakitin talaga ako. Matanda na ako. Bata pa ako. Huwag mong sabihin lahat yon. Wala akong pinag-aralan. Di na ako magagamit. Last ko na to. Please don't disqualify yourself. Amen. Ito yung pangalawa. Disqualification by others. Ang nagdi-disqualify, minsan hindi nga sarili mo, pero yung ibang tao, kaya ako may sabihin ako sa inyo, ha, will you please don't disqualify people? Huwag niyong sasabihin sa tao, sorry, hindi ka pwedeng magamit, ha. Pag tinignan niyo po yung leadership ng church natin, merong may pinag-aralan, merong walang pinag-aralan. Merong bata, may matanda. Why? Because I do believe. Hindi niyo napansin nagpipreach sa church? Kaya sabi ko, next year, abangan niyo ang magpipreach sa atin, yung mga young people. Pero makikinig pa rin tayo, ha? Papalakpak pa rin tayo. Kahit corny joke, tatawa pa rin tayo, ha? Kaya di natin mag-gets. Why? Because I do believe we cannot disqualify old, young, educated, uneducated, kahit saan nakatira yan, gagamitin niya ng Panginoon. Amen! Sabi mo sa katabi mo, hindi kita i-disqualify. Sa Old Covenant, sa Old Testament, kaya ito yung ginawa eh. Si Lord nung dumating siya, grabe qualifications ng mga tao. Nung hindi pa dumadating yung Pasko, nung wala pa si Lord, may qualifications yung mga tao na magmi-minister sa temple, sa church. Sino? Una, dapat lalaki lang. Pangalawa, dapat Levita lang. Galing sa lahi ni Levi. Pangatlo, dapat healthy. Ano ibig sabihin nun? No physical disability. Hindi ka pwedeng putulan daliri o may sobra kang isa. 11. Hindi pwedeng meron kang deformity o meron kang skin rashes. Hindi mo magmi-ministry ka, hindi ka pwedeng may an-an, alipunga, buni, kurberkorekrek, kurikong. Kailangan flawless. Totoo sabi ng Bible yun, ha? Hindi pwedeng may bodily discharge. Ito pa matindi. Hindi pwedeng may baktol. O pag may amoy, bawal, ha?
Kaya sa Old Testament, yung mga pare, ang suot nila, maninipis na mga pananamit. Kasi, bawal kang magminister ng pinagpapawisan. Hala, ang tindi nun, no? Kaya yung mga pari noon, sa temple, walang bangko eh. Kaya na niya katayo. So kailangan ang kilos nun, ang kilos ng pino. Bawal pawisan. Kaya sa kanila, ang kabanalan, ganun yun eh. Ganun ang kailangan makinis, pino ang kilos. So yung mga pari noon, ganun sa temples in the Old Covenant. Kaya pagdating ni Jesus, kamot ulo siya eh. Kasi bawal pawisan. Pag, yung pawis kasi, sumpa. Pag tumulo yung pawis, alam nyo mangyayari dun sa priest? May kalembang sa paa yun eh. Na may mga nakatali, mamamatay yung priest sa loob ng temple. Anong dahilan? Baka nagkasala, o baka pinagpawisan, or baka may baktol. May amoy, may skin rashes, may problema, bawal. Anong gagawin niya pagka wala na silang marinig na kleng-kleng? Yung kalembang, wala nang marinig, hahatake na yung tali. Sasabihin, patay si pastor. Sumablay. Ganong katindi yung qualification. Kaya pagdating ni Jesus, ang ginawa niya, pinerform niya lahat yung nandun sa temple. Nagpe-perform sila para mapatawad ng kasalanan o one time, big time. Pinatawad niya yung kasalanan. Ano pa? Walang bangko doon. Ang ginawa ni Jesus, umupo na para sinabi niya, tapos na, uupo na ang pare, wala nang gagawin. Ang gagawin niya ngayon, ano? Yung mga gustong mag-serve, qualified na. Kaya may pinag-aralan ka, kaya pangit ka. Sabi mo sa katabi mo, pwede ka pala. Walang problema. Ako nga pumwede. Kayo pa. So pwede na pala lahat ngayon, kahit di mistisuhin, hindi artistahin, basta pastori ng dating. Pwede na. Ibig sabihin, after that, inalist ni Lord yung disqualification. Dati hindi ka pwedeng mag-serve kasi bata ka pa eh. Pag tumanda mo, hindi ka na pwedeng mag-serve. Matanda ka na, hindi mo alam kung saan ka lalagay eh. Hindi ka pwedeng mag-serve, may kulang sa'yo. Hindi ka magaling, hindi ka Bible school graduate. Hindi ka naka-attend ng membership 101, 201, hanggang 4001 yun eh. Hindi ka makapagsaserve pag maraming mga ganun. Sabi ni Lord, now you can serve. Kahit babae, kahit lalaki, kahit bata, kahit matanda. Kaya pagdating ni Jesus nung Christmas, yung disqualification sa mga tao, inalis niya. Amen? Ito yung pangatlo. Eh, teka. Pastor, paano ang mga nagsaserve lang, mga priests? Eh kami, hindi naman kami priests. Basahin ko sa inyo yung verse. Revelation chapter 1, verse 5 to 6. From Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, what Jesus did, to Him who loved us and washed us from our sins in His own blood. Ano ginawa niya? He made us kings and priests to His God and Father. Ginawa daw tayong mga pare at saka mga hari. Entindi, no? Ano pa ginawa niya? 1 Peter chapter 2, verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people. Para daw na i-proclaim yung praises of Him na tumawag sa atin. Ang ginawa sa atin ng Panginoon, ginawa niya tayong mga hari. Ginawa niya tayong royal priesthood. Mga special people, pinili. Pag tinignan niyo yung Bible, dati akala ko ang talagang magsaserve lang, magiging mga apostle, disciple, mga yung may qualification, yung walang masamang tinapay. Yung halos sumulat ng buong Bible, si Apostle Paul eh. Sa New Testament, almost two-thirds of New Testament, si Paul, Apostle Paul ang sumulat. Tingnan niyo sabi ni Paul, Romans 7, 18 to 20. I know that nothing good lives in me. That is my sinful nature. I want to do what is right, but I cannot. I want to do what is good, but I don't. I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. But if I do what I don't want to do, I am not really the one doing wrong. It's the sin living in me that does it. Sabi ni Paul, pag gusto kong gawin yung tama, hindi ko naman nagagawa, mali pa din. Pag mali na dapat hindi ko ginagawa, yun ang ginagawa ko. So sabi ni Paul, parang siya rin mismo, siya na yun ha. Sabi niya, there's something wrong in me, pero ginamit pa rin ni Lord. Pinasulat pa rin sa kanya yung Bible. So kung sa palagay po ninyo may mga bagay kayong ginagawa na hindi nyo dapat ginagawa, ay nagawa nyo na, okay lang yun. Nagamitin pa rin kayo ni Lord.
Minsan yung pinakamasama, pinakamalungkot, pinakamasakit na naranasan natin, yun pa mismo yung gagamitin ni Lord. Alam mo, pag binabasa ko yung Bible, kailan sumulpot yung mga greatest miracle ni Lord? Every time na may poverty at saka pain. Nung time na halos yung mga tao, mamatay-matay sa gutom, gagawa ng miracle si Lord. Yung mga tao, ako minsan nagkakagulo, talagang kung kailan may malaking problema, yun pa mismo yung ginagamit ni Lord. Kaya ho, wag ninyong i-take lightly kung meron kayong experiences ngayong Pasko na nasasaktan kayo, na nahihirapan kayo kasi baka yan mismo ngayon ang gagamitin ni Lord. Yung mga moment na yan. Why? Kailan ba pinanganak si Jesus kung kailan may matinding problema? Pinapapatay ang mga bata, hinahunting ang lahat, merong iyakan, may bloody happening in the nation. That is where Jesus was born. So kung ano man po yung masakit na nararanasan ninyo ngayon, pinapanganak na si Jesus ngayon sa inyong mga puso. Pangatlo, ito yung tatlong dahilan. Una, self-disqualification. Pangalawa, disqualification by others. Minsan ang di-disqualify sa atin, alam nyo kung ano? Culture. Kultura. Anong kultura? Yung kultura na hindi na pwedeng gamitin kasi may edad na. Kanina pinatayo ko yung mga young people. Pero actually, hindi lang sila po ang gagamitin ni Lord. Pati yung mga sugatan. Pati yung mga may edad. Gagamitin ni Lord. Si Joshua, inutusan niya ni Moses na i-conquer yung land. Pero dalawa sila, si Joshua at si Caleb. Sabi ni Caleb, oh, at the age of 85, Joshua, pwede bang ibinigay mo sa akin yung mountain? Yung party ko? Kaya lang, bago mangyari yun, girahin niya, sabi niya, I am strong when I was in 40. Ngayong 85 anyos na ako, ganun pa rin ako kalakas. Alam niyo kung ano prayer ko po sa inyong lahat? You are better than before. Yung pag tinanong kayo, uy, kumusta ka na? Huwag kayong sasagot, eto, ganun pa rin. Maganda pag tinanong kayo, kumusta ka na? Mabuti kaysa dati. O, tanungin natin yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kamusta? Sagot, mas mabuti kaysa dati. Dapat mas mabuti tayo kaysa kahapon. Kahapon, umiiyak ka, ngayon hindi na. Kahapon, nasasaktan ka, ngayon gumagaling na. Kahapon, magulong isip mo, ngayon umaayos na. Ibig sabihin, mas mabuti ka kaysa dati. Dati pag nagka-problema ka, sarili mo, solo mo. Pero ngayon kasama mo na ang Panginoon, pag nagka-problema ka, kasama mo din siya sa problema na yon. And sure, makakaahon ka. Palakpakan natin si Lord. Sabi ng Psalms chapter 92, verse 14 to 15, look at this. Even in old age, wow, gusto kong confession ito. Even in old age, they will still produce fruit. And they will remain vital and green, they will declare. Kahit daw tumatanda na, kahit nagkakaedad na, ang nangyayari daw, nagiging sariwa pa din. Vital, green, fresh. Sister Beth, 76 ka na pala, Sister Beth. Aster, 77 ka, 76 terseni. Tingnan niyo, mukhang 75 lang. Sa January po, hindi tumatanda, grabe. Alam niyo ang prayer ko po sa inyong lahat? Pag nag-edad kayo ng 80, mukha lang kayong mga 60. Gusto niyo ba yon? Pag 60 ka na, mukha kang 40. Pag 10 ka na, 0. Pagka 40 ka na, mukha ka lang 20. Kasi si Pastor, mukha lang ano, 39. Kahit let me tell you, kailangan pong ano tayo. Kailangan yung ma-realize na this culture, ang gusto ng kulturang ito, i-disqualify ka. Hindi ka na pwede kasi wala ka pinag-aralan, hindi ka na pwede mataba ka na, hindi ka na pwede payat ka, hindi ka pwede maitim ka, hindi ka pwede sobrang puti mo, hindi ka pwede pandak ka, hindi ka pwede sobrang tangkad mo. Parang lahat na lang may dahilan para ka ibagsak. That's why when Jesus came, alam niyo ba ang Holy Spirit, hindi yan tumatanda. He never gets old, he never wears out, and he never goes off duty. Sabi ni Lord sa Ephesians 2:10, we are his workmanship. Ibig sabihin ng workmanship sa Greek poema,
created in Jesus Christ for good works which God prepared beforehand that we should work in them. Ang ibig sabihin, hanggang ngayon po, hanggang ngayon ha, si Lord gumagawa ng masterpiece. Si Lord hanggang ngayon gumagawa ng obra maestra. Gumagawa po siya ng perfect art until now at ang ginagamit yung buhay mo. Kung yung buhay mo tila parang sobrang dilim ngayon, you know how, ano yung one of the most expensive, actually priceless painting? Yung hindi na masyado pwedeng bilhin? Yung painting ni Vincent Van Gogh. Ano yung painting niya? Puro dilim. Kaya may kanta siyang, Starry, Starry Night. Nag-paint siya ng madilim at saka siya naglagay ng mga kinang-kinang. You know what God is doing right now? I think pag si Lord, mas mahal yun kay Vincent Van Gogh. Kung yung buhay nyo ngayon, parang ang dilim. Parang hindi maganda. Don't worry. At the end of the masterpiece, at the end of the art, makikita nyo yung obra maestra ng buhay nyo. Babalikan nyo, sasabihin mo, buti na lang hindi ako sumuko. The reason why we have Jesus right now, ang dahilan ba't kasama natin ang Panginoon ngayon, not only unto us, but Jesus came into us para sabihin sa atin, stop na. Huwag mo nang i-disqualify yung sarili mo. Huwag mo nang i-disqualify yung ibang tao. Ang ibig sabihin ng Pasko, Emmanuel. Ang ibig sabihin, God is with us. Ang ibig pong sabihin ngayon, kung meron kayong gustong sabihin sa mga tao, kung meron kayong gustong irigalo sa mga tao, you know what's the best gift that you can tell to them? I am with you. Ang ginawa ni Lord para regaluhan tayong Pasko, sinabi niya, I am with you. Ang pinakamagandang iririgalo nyo ngayon sa Pasko sa mga tao, sabihin nyo sa kanila, kahit wala ka sa akin, don't worry, I am with you. Yun ang Emmanuel, kasama natin ang Diyos. At para ma-celebrate natin ang Pasko, sabihin nyo po sa mga tao, kung dati malayo ka sa akin, don't worry, kahit nandyan ka, kasama pa rin kita. It's time na alisin natin yung distance sa people. It's time alisin natin disqualification sa mga tao. Ang ilagay natin sa sarili natin, this Christmas, I want to be a message. And the message is, I am with you. Emmanuel. Amen? Ang mensahe ngayong Pasko, sabihin natin sa mga tao, hindi na kita i-disqualify. Baka meron po kayong mga tao ngayon, sumama yung loob mo sa kanya, kaya dumistansya ka. Or, sumama yung loob ng tao sa inyo, kaya dinistansyahan ka. Hindi na mahalaga ngayon kung sino yung lumayo. Ang mahalaga ngayon, ilagay mo sa puso mo, you are with them. Kung meron po kayong mga mahal sa buhay ngayon, hindi nyo naman nakakasama ng matagal, this Christmas may be the Lord speaking to you. Ang message ni Lord ngayong Pasko sa inyo, sabihin nyo sa kanila, don't worry, tapos na yung mga nakaraan. Ang mahalaga ngayon, nasa puso kita. I am with you. I am with you. Yung mga hindi sa inyo pumansin, dinimanda ka, pinabarangay ka, laging kontra sa'yo. Maybe the best message you can tell them is this, I am with you. I am with you. Kung meron kayong mahal sa buhay na hindi nyo nakasama ngayon, halimbawa Edmond, ikaw, si Grace, nung pumanaw yung anak mong si Grace, pwede mong sabihin ngayon, Grace, don't worry. I am with you. Wherever you are. This is the best message that you can tell to yourself and to other people. Huwag nyo nang i-disqualify yung sarili nyo at huwag nyo nang i-disqualify yung ibang tao. Ano man yung dahilan, pwede nyo nang sabihin ngayon, kahit hindi kita kasama ngayon, it's okay. I am with you. Kasama ba natin lagi si Lord? Yes. Nakikita ba na tahawakan siya? Hindi. Pero ang message ni Lord, anumang sakit ang pinagdaraanan mo ngayon, anumang kaguluhan sa puso't isip, anumang kakulangan financially, anumang kakulangan sa environments, yung mga nasunugan, yung mga nabagyo, yung mga nalindol, nanakawan, pwede nating sabihin, ito ang sabi ng Lord sa kanila, don't worry, I am with you. Emmanuel, God is with us. He is our Jehovah Shammah. Amen? Kasama natin si Lord. Tayo tayong lahat. And right now, we will pray as we sing this song kung gaano natin kakilala ang Panginoon natin.
God, I know. Yes. Righteous and holy, the God I know. Faithful and true. Sing this song, come on. The God I know. The God I know, my tower of refuge. Hearts are healed. Christ revealed. Christ revealed. One more time, the God I know. The God I know, light of the city. The God I know, strengthens the weak. Strengthens the weak. The God I know, your heart beats within me. As you are, so are we. One more time. Let's sing the song, the God I know, righteous and holy. The God I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. The God I know, my tower of refuge. Hearts are healed. Hearts are healed. Christ revealed. The God I know, light of the city. The God I know, strengthens the weak. The God I know, your heart beats within me. As you are, so are we, Lord, right now, Panginoon. Habang nasasaktan ang iba, habang nagdurusa, Panginoon, sa mga sitwasyon di namin makontrol, may message ka sa amin ngayong araw na ito, Lord. Because this is also the situations when you came, nung maging tao ka. Walang magandang lugar. Walang mga taong supporters. Mag-i-encourage. Ganito rin, nung time na pinanganak ka, hindi rin maganda ang sitwasyon. Today, Lord, we pray right now na sa kabila ng hindi magandang sitwasyon na mayroon ng iba, lalo doon sa mga binagyo ng Odette, maybe right now they are also in a very bad, devastated situations. Pero hindi naging dahilan yun para hindi ka ipanganak. Right now, Lord, I pray, kung meron mang mga sitwasyon ngayong masakit, hindi maganda, this is the perfect time for you, Jesus, to be born into us. Ito yung pinakamagandang panahon ngayon, Lord, kahit pangit sa paningin namin. Ito yung perfect time for you to be born into us. And for you to grow in us. And for you to be revealed in us, Lord. Habang masakit, habang nakakatakot, habang hindi kami sigurado, habang di namin alam, Panginoon, ang sitwasyon, may promise ka that you will be with me. You will be with us. You will never leave us nor forsake us. You will never turn your back on us. So today, Father God, whatever situations, especially to those people that are watching right now, kung anumang sitwasyon, hindi dumating yung inaasahan, nasunugan pa, nagka-pandemic pa, at kung anumang mga panahon na hindi mo gusto, nag-away pa kayo, naghiwalay pa, nasaktan pa, nasugatan pa, anumang mga hindi inaasahan, I pray, Jesus to be born, Jesus to be revealed into you, into us, right now. I pray this message became real na pinapaalala sa atin ni Lord, anuman ang pinagdadaanan mo, kasama mo ako. Ano man ang sitwasyon, hindi kita iiwanan. Iiwanan ka ng mga tao, pero hindi ako. Susuko ang ibang tao, pero hindi ako. Because God loves us this much, that God wants Himself to be with us and in us. Today, Lord, hinihinto na namin yung pag-disqualify sa sarili namin at sa ibang tao. Because you're born
in us. Pinanganak ka sa puso namin. So that today, Lord, we can also tell this to other people. Ngayon naman, ang mga oras na ito, if there is person in your mind, kung may tao sa inyong isip ngayon, na feeling nyo distansya, malayo na kayo sa isa't isa, why don't you say this in your heart? I'm with them. I am with them. This is the message of Christmas. I am with them. You are with them. Sabi ni Lord, I am with you. Ikaw, sabihin mo rin sa mga tao, I am with you. Anak, I am with you. Sa kapatid mo, I am with you. Kapatid, sa asawa, I am with you. Sa kamag-anak, I am with you. Because this is the best message of Christmas you can tell to people. Na anuman ang mangyari, you are with them. Kung may mga anak kayo sa abroad sa oras na ito, kung may anak kayo sa abroad, send a message, tell them, anak, malayo man tayo ngayon, di na tayo nagkikita physical, I'm saying these anointed words to you, I am with you. In your trouble, in your problem, in your needs, I am with you spiritually right now. So, Father God, I speak and pray and declaring, Lord, this message today. Hindi na namin i-disqualify yung sarili namin at yung ibang tao. Even the surrounding, the cultures disqualifying us. What matter is, you're with us. This is the God we know. The God who is always with us. The God will be with us up to the ends of the earth. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabi mo sa katabi mo, kasama mo ako anuman ang mangyari. Amen? Hallelujah. We give you all the praise and all the glory in Jesus' name. Everybody say, Amen. Amen.